Talagang sa init ng panahon ngayon ay hindi talaga maiwasan. Naiinit din talaga ang ulo nyo. Char, pero meron tayo ditong gagawin. Papalamigin natin ang ulo nyo dito sa ating recipe. At hindi na rin iinit ang ulo nyo dahil hindi ka na maghihintay ng matagal. Sasabihin ko sa inyo mamaya paano hindi kayo maghihintay ng matagal. At no more hiwa-hiwa na dito sa inyong dessert or pangmalamigan. Maglagay tayo sa ating pan ng 2 sachet ng Mr. Gulaman, green to, or pwede rin kayong gumamit ng pandan flavor. Maglagay ng 2 litrong tubig. Ayan, so tinunaw ko lang dyan, nilagyan ko ng konting asukal at papakuluan lang natin yan or hanggang sa uminit ito. Kapag ka medyo mainit-init na or medyo lumalapot na ay luto na yan. So, palamigin muna natin yan ng kaunti, around 10 minutes. Tapos, itong ating avocado. Medyo pangit nga lang yung pagkakahinog, pero pwedeng-pwede na yan. So, gadgarin lang natin yan dito sa ating gadgaran. Madaling-madali lang yung paggagadgad niyan. Parang nagagadgad ka lang din ng cheese. Tapos, dito sa ating pan, dito na talaga ako naglagay. Kaya ako nasabing wala na kayong gagawin na pag-i-slice pa or no more hintay-hintay na sa inyong gulaman na tumigas ay ito na ang gagawin nyo para naman mas mapadali at hindi na kayo maghintay. So, gagamit lang tayo dito ng 1 perasong yelo lang. Dun sa ating nagawa, 1 peraso lang ang magagamit natin dyan. Tapos ay ilagay lang natin or ibuhos natin ng paunti-unti. Huwag naman yung medyo mabilisan. Kung paano pagbuhos na paglalagay ko ay ganun din ang gagawin nyo para naman hindi naman ganong matunaw or talagang maganda yung outcome ng ating gulaman at mabuo yan dyan sa ating yelo. Yung pagkakabuo niyan ay ganito. So, i-slice nyo lang or gagamitin nyo inyong sandok para naman bumuo yan at iwahiwain lang ng using ng sandok at madali lang naman magkahiwahiwala yan. O, diba, hindi ka na mag-grate, hindi ka na maghihiwa dito sa ating gulaman. Yan pa lang ay napakadali na. O, tingnan nyo. Para sa mga nagmamadali or may mga negosyo ay pwedeng-pwede nyong gawin itong ating version na to, lalo na kung maraming nakapila at maraming nang mainit ang ulo sa paghihintay sa paggawa ng inyong gulaman. Maglagay na tayo dito ng ating avocado, condensed milk at itong ating evaporated milk. So, dyan ko na rin hinalo-halo para hindi na tayo gagamit ng iba pang lagayan dahil kasya naman. So, 1 condensed milk at 1 lata rin ng evaporated milk ang ginamit ko dito. Kung medyo natatabangan kayo ay pwede pa kayo magdagdag ng condensed milk or kung nagtitipid ay asukal ang gamitin nyo. Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. So, pinakpo ko lang dito sa ating pader itong ating yelo at wala akong ice crusher. Tapos ay tinapings ko na dito para mas lalong lumabig itong ating gulaman. Ready na itong ating gulaman, o diba? Sino ba naman ang hindi maaalis ang init ng ulo nyo dito? Enjoy!